Yo, what's up guys? Ron here and welcome to Rad Hands Channel. For today's video, pag-uusapan natin kung worth it pa rin ba magkaroon ng PS4 ngayong 2021 kahit meron ng PS5. Pero before tayo mag-start, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa PS4, PC, toy unboxing, and gadget unboxing. Shoutout din pala kay Sir Cycronus Gaming dahil siya yung nag-suggest nitong topic na to. So, kung meron kayong mga topic na gusto nating talakayin dito sa channel, huwag kayong mahiyang mag-comment. So, without further ado, simulan na natin. Ito nga, talsikin lang. So, una, halos wala ka pa mabibilan ng PS5 console dahil limited pa lang to sa mga gaming store like Datablitz, Gameline at GameXtreme na retail ang price. Alam nyo kung bakit? Nasa scalpers pa. Sunod, mahal ang PS5 console and games. Kaya sa mga sakto lang ang budget, go for PS4 Pro. At pag tinamad ka na at kung meron ka ng ipon, ibenta mo na yung PS4 mo para makabili ka na ng PS5. Pangatlo, yung mga upcoming games ng PS5 available din sa PS4. Katulad ng God of War Ragnarok, Dying Light 2, Stray, Life is Strange True Colors, Back 4 Blood, Guardians of the Galaxy, Horizon Forbidden West at marami pang iba. Pang-apat, kung gusto mong maramdaman yung graphics ng PS5, kailangan mong bumili ng 4K TV, which is dagdag laso niyan kapag bumili ka. So imaginein mo, bibili ka ng PS5 na worth 28,000 plus 4K TV na worth 20,000. So imaginein mo magkano na yon? Hindi ko alam. 28 plus 20 is equal to 48,000 mahigit. So yun, todo-todong lason kapag bumili ka ng PS5. Itong panglima naman is base sa preference ko. At sana huwag kayong magalit at huwag nyo akong i-bash, please. Kaya ngayon pa lang nagsorry na agad ako sa inyo. Sa totoo lang, hindi ko gusto yung physical appearance ng PS5. Kasi mukha siyang pato. Mukha siyang portable aircon. Mukha siyang modem or router. Actually, mas natuwa pa nga ako nun sa mga fan-made na PS5 eh. Check nyo itong ipapakita ako sa screen. Oh, diba? Ang gaganda ng mga yan. Hindi ko alam kung ba't hindi nila in-adopt yung mga design na yan. Sana nagpa-contest na lang sila ng design at binigyan nila ng premium pinakamagandang design. Kasi kung iisipin mo, kung itabi mo siya sa PS1, PS2, PS3 at PS4, parang hindi na siya belong dun eh. So, yun lang naman. Sana mapatawad nyo ako. Sorry. Maraming sorry. At itong pang-last is marami pang games sa PS4 na magandang laruin. Sobra. Kaya watch out nyo yung gagawin naming best PS4 games na para sa amin. Okay? Para sa amin ulit yun. So, malamang, kung hindi pa namin nasabi yung mga games na gusto nyo, malamang hindi pa namin nalalaro yun. So, ayun lang. So, abangan nyo yun sa susunod na video, pwedeng next week or sa susunod the week after next week. Tama ba? Hindi ko alam. Basta pagkatapos ng next week, kung nainganyo kayo at gusto nyo munang bumili ng PS4, ito yung mabibigay kong tips para sa inyo. Kung bibili kayo ng PS4, please choose PS4 Pro. Kasi 2,000 na lang yung difference ng PS4 Pro to PS4 Slim. Kaya kung sa inyo, i-stretch nyo na ng konti yung budget nyo para sa PS4 Pro. Kasi meron ding games na talagang hindi na kaya ng PS4 Slim. Like Cyberpunk. Kaya mas magandang piliin nyo yung PS4 Pro. 2,000 na lang yan. Siguro mangutang ka na sa nanay mo or sa tatay mo. Tapos hugas ka na ng mga pinggan. Bibiyo ka sa bahay nyo para makautang ka 2,000. Since may extra budget ka na kasi mura lang ang PS4 Pro, pwede ka nang bumili ng 4K TV in preparation sa pagbili mo ng PS5. O, diba? Di siya actually tip, pero magandang suggestion na siya. Para hindi ka magastosan ng sobra-sobra pag bumili ka na ng PS5. At kung sa lahat-lahat ng sinabi ko, gusto mo pa rin bumili ng PS5 kasi kating-kati ka na, ihilahin pa rin kita sa PS4. Kasi ang PS5 is for enthusiast, console collector, streamer, at sa mga sobra-sobra ang budget na kayang bumili ng PS5 na kahit ilan pa yan. Tama ba yung sinabi ko? Naguluhan din ako. At saka kung hindi ka naman into hardcore graphics, at kung hindi ka naman apektado sa speed ng boot and loading screen, and gusto mo lang talaga mag-enjoy ng maglaro at laruin yung mga lumang games, PS4 pa rin yung budget-friendly. Pero kung talagang nangangat, kating-kating-kating na at meron ka talagang pera, sige, sayo na. Sayon sa'yo na yung PS5. I-flex mo na sila sa Facebook. Sige na. Pero please lang, kung bibili kayo ng PS5, wag kayong bible sa mga scalpers. Please. Kasi sila yung mga oportunista.
sila yung umuubos ng mga stock ng PS5. Tapos ibibenta ng mas mahal, minsan doble pa. Kaya kung makikita nyo sa iba, nagbibenta ng 40,000, 50,000, 60,000, sila yung mga scalpers. So please, huwag kayong bibili sa kanila. Maghintay kayo ng mga pre-order sa Gameline, sa Datablitz, at Game Extreme. Pagtsagaan nyo, guys. Kasi sa part ko, nahirapan din akong makapag-pre-order ng PS5 kasi sobrang daming bumibili. Ang daming biglang naging PS5 enthusiast. So, ang ginawa ko, bumili na lang ako ng PC. Ayan. So, kung ako pa rin ang tatanungin, worthy pa rin si PS4. So, yun lang, guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. And please, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa PS4, PC, unboxing ng laruan at unboxing ng gadgets na related sa gaming. Maraming salamat guys sa panonood at kung meron kayong suggestion, please comment down below. Binabasa namin yan. So yun lang guys, maraming salamat. Adios!